Magandang araw po sa lahat. Nandito po ulit tayo sa ating next topic. Gagawa po tayo ng login form. Simpleng login form. So, sa ngayon, lagyan po natin ng pangalan yung ating project. PRJ login. Ayan. Click lang po natin ng OK. And then, maglo-load yan ng ating project. Maya-maya, makikita na natin ang ating form. Ayan. Yung form, ito na, lumabas na siya. Set po muna natin ang property ng ating form. Kung makita ninyo dito sa right side sa ating Solution Explorer, yung form 1 ay dapat nakapangalan yan sa FRM login. Ayan. At saka enter. Pag na-change na yan dito sa ating Solution Explorer, mag-iiba ang kanyang pangalan. Again, do not omit the .vb file extension name. Now, next, click po ulit ng ating form. Punta po tayo sa ating property. And then, try to check first ang form border style. Letter F. Ayan, dito. Try natin ang fixed angle. And then, go sa ating maximize. Letter M. Maximize box. Set sa false. Yung minimize box. Set sa false. And then, check yung text po. Yung text. Yung text natin, gawin natin itong log in. Ayan. Yung start position ay center screen. Ayan. Naset na yung ating form property. So, try natin. Click mo ng start or press F5 sa ating keyboard. Ayan. Ito na yung ating login form. So, sa ngayon, wala pa siyang design. Naset na lang po muna yung ating properties. So, stop lang po. Then, let's proceed with our design. Una, kukuha tayo dito ng label. Ito yung label. Yung label natin, yung pangalan niyan ay magiging LBL user name. Ayan. Next, kunin lang po yung auto size, magiging false para maset natin yung kanyang size mismo. And then, punta po tayo sa text. Lagay lang po natin dito ay user name. Ayan. Pwede po natin maset ang kanyang font para mas malaki. Ito po yung font. Ayan. Lagay natin 12. Mas malaki para makita siya. User name. Ayan. Lagay po natin dyan. Ayan na. User name po yan. And then, punta po tayo dito sa ating text box. Text box. Ayan. Text box. Yung pangalan ng ating text box ay txt user name. Ang ating font, ayan, kanina sa label, lagay natin 12. Dito, gawin natin 12 din. Para medyo malaki siya. Set yung text align. Text align. Lagay natin center. Para pag nag-type tayo ng username, sa gitna siya magta-type. And then, ano pa ba? Ayan na. Password ka, hindi pa pwede. Gawin natin to sa password. Pero sa username, hindi pa yan pwede. Now, sige. Highlight po yung dalawa. And then, copy. Right-click po and then paste. Para mayroon po tayong para sa
password. Ayan. Change po yung text. Password. Password. And then, dito sa ating pangalan, ito po ay magiging LBL. Pass. Ayan. Magiging password. LBL password. Yung text po, pangalan yan ay TXT password. Ayan. Then, add lang po tayo ng ating button. Letter B. Ayan, letter B. Yung button natin, CMD. Okay. And then, yung text po niyan ay okay. Ayan. Pwede rin po yan ma-set ang kanyang font sa 9 or 10 na bold. Pwede rin yan. Yan ang 9 or 10. Ayan. Then, try to copy and paste para meron po tayong cancel. Punta lang kayo sa text. Lagyan natin ng cancel. And then, don't forget ang name. That is CMD cancel. Ayan na. So, parang malaki pa ang ating form. So, mayroong mga vacante space dito. Gawin lang natin ay i-adjust para hindi siya masyadong malaki. Yung mga login form kasi, hindi yan may kalakihan. Hindi yan sa laki. Medyo maliit lang yan. That is the login form. Ayan. Now, ilalock po muna natin to. Ayan, lock. Para hindi po siya ma-move ang mga object natin sa ating design form. Now, next. Mag-code po tayo sa ating OK button. So, double click po yan. Ayan. Gagawa po tayo ng default username and password. Gawin po natin ay magde-declare tayo ng variable. Dim. Ayan. Dim po ang ating gagamitin. Dim temp user name. Ayan. Ang temp username ay magiging variable po natin yan na siya po ang mag-hold ng ating default username. So, as integer, ay so sorry, as string, ayan, as string equals, sabihin natin, user, ayan. Ibig sabihin, yung temporary username na variable, ay i-declare natin na string, wherein may value siya na user. Yan po ang magiging default username natin, yung user. Isa pa, dim, temp password as string equals, ayan, ito po ay magiging pass. Yung user at saka pass, pwede po yan ma-change maya-maya. Depende po yan sa inyo. So, sa ngayon, for the sake of our lecture, gawin po natin user at saka pass. Ayan. Now, balik po tayo dito sa ating design. Yung form, dapat hindi po siya mag-accept or hindi po siya mag-validate if isa sa kanila dito sa ating box. If isa sa kanila ay walang laman, mag-error yan. Yan po ay error filtering. Dapat, yung form natin or yung login form natin ay matalino na makuha niya kung sino ang walang laman. So dito balik tayo sa ating code. Yan. Lagay po natin if txt username.txt is equal to empty. Ayan. Kung ang ating txt username ay walang laman, then, ayan, then, automatic po yan may end if. Then, sabihin niya,
message box that show. Anong sabihin niya? So sabihin niya na ayan, username is empty. Ganyan lang kasimple. And then, pagandahin natin yung ating message box. Ayan. That is login. Login. And then, message box buttons.okay. So, adjust po muna natin dito. Adjust po yan para makita yung ating code. And then, comma, message box icon that error. Ayan, error. Error alert yan. And then, ang txt username that select. Ibig sabihin, after na malaman niya kung saan yung walang laman, doon yung focus sa box na walang laman. So, in this case, text the username that select. And then, the last one is exit sub. Ayan. Next naman, yung password. If text the password that text is equal to empty, ganun din yung explanation dun. Tulad ng sa username. Ayan. Kukopyahin na lang po natin to, yung code niya. Yung laman, copy. Ayan. Right click copy or control C and then control V for paste. Instead of username, gawin natin password. Password. Password is empty. Login, ayan, same. And then dito txt. Txt password po ang nandyan. Else, halimbawa, ayan, else, halimbawa, na mayroong laman, ano po ang ating gagawin? Pero, bago po yan, try po muna natin to. If ano ang work nyan. Click po yung start. Ayan. Start. Yung username, walang laman. Yung password, mayroong laman. Okay. Click natin ng okay. Ayan. Igilid muna natin to. Username is empty. Ibig sabihin, alam niya kung sino ang walang laman. Ayan. Ito yung focus. Ito yung that select. O, vice versa po tayo. Dito walang laman. Okay. Ayan. Alam niya na walang laman yung password. Pag okay natin yan, dito naman ang kanyang focus. Yan ang ibig sabihin ng text password that select. Now, the problem is, makikita yung password natin. Sa iba, sa ibang mga program, like sa mga online forms, yung password, asterisk yung lumalabas. Parang ganyan. So, paano natin gawin ito? So, stop natin ang program. Balik po tayo sa ating design. And then, click po yung text the password. Adjust po muna dito sa property. Hanapin po yung password card, letter P. Ayan. Lagay po natin asterisk. Isa lang. Isang asterisk. Para, pag nag-type po tayo, asterisk ang lalabas. Hindi po yung full na password na makikita. So, ibig sabihin, ma-encrypt siya. So, start po natin. Try natin dito, makikita. Pag dito, pag-type natin, hindi mo yan makikita. Asterisk ang iyong makikita. That is a password card na makikita dito sa ating properties. Ayan. So, halimbawa, gusto mo naman ay ibang character, like for example, yung at sign lang yan, isang at sign, start, ayan, at sign ang lalabas. Depende po yan sa inyo. So, try natin para may iba na lang yung at sign. So, at sign ang gagawin natin dito sa ating password card. Ayan, stop po. Continue po tayo sa ating coding. Dito po sa ating SMD. Okay, now halimbawa, pag dalawa ang mayroong laman sa text username saka text password mayroong laman, ay anong gagawin niya? Now, ito na yung pag-check ng username at password. Mag-if po tayo lahat. If
txt username.txt is equal to, ano po ba yung variable na nag-hold ng ating username? Ito po ay ang temp username na variable. So, tawagin natin yung temp username. So, ibig sabihin, kung pareho daw ang laman ng text username, that text sa temp username, then, ito po yung sasabihin, and then, message box that show. Oops. Hindi pa po muna yan. Kulang pa yung ating logic. Username pa lang ang kanyang bine-verify. Dugtungan pa po natin dito. Lagay natin end. Ayan. And text password.txt is equal to temp password. Ayan. Bine-verifika yung username sa temp username, and then text password sa temp password. Pag halimbawa, positive, pareho, sabihin niya, message box, that show, ayan, sabihin natin, account is validated. And then, ayan, that is, login. Message box buttons that okay, and then the last one is the message box icon that information. Ayan. Else, mayroon pa bang else tayo? Yes, pwede po yan. Else. Ang else po ay what if hindi pareho yung laman ng txt username at saka txt password doon sa ating default na binigay na username at password. So, dito po yan. Ayan. Kukopyahin lang po natin. Highlight po yan. Highlight and then paste. Okay. Para makita yung laman o lahat na code. Ayan. Adjust lang po natin. Ayan, makikita na. So, halos magkapariho lang. Pero, mag-change po tayo dito. Try natin change. Either username or password is incorrect. Login po dito and then instead of information, gawin po natin that error. Ayan. That error. And then, baba si end if. Yung texty username the text, yung laman nito, ay EMT natin. Ganon din si texty password. Yung laman yan, ay EMT natin. And then text the username that select. Ayan na po. Ayan yung ating code. Try po natin. Click start. For example, where ito yung ating password. Click OK. Ayan. Hindi daw tama. Upon verification, di po daw tama ang inilagay nating username at saka password. So, try natin yung tamang username at password. So, ito po user, saka ito po ay pass. Okay. Yan. Tama. Yung user dito, ito po yung default user. Yung password dito, ito po yon. So, once validated, ito po ang mangyayari. Pero pag mali, okay. Ayan. Mali. Pag okay mo dito, mawawala or makiklear yan. Ayan. Ito po ay simpleng username and password verification form para sa ating program. So, kung makikita po natin, i-stop ko na lang po muna to. Makikita po natin sa ating code dito.
Ito po ang simpleng code natin. Ito lang po kahaba. And again, try natin start. User pass, ayan. Gusto ko sana, hindi na po ako mag-click dito sa OK, enter ko na lang sana, pero hindi po ako magkaroon ng chance na mag-enter kasi nga di yan pupunta sa OK na focus, na button. Yung focus niyan ay wala dyan. Yung focus ay nasa kay password. So, ano pong gawin natin? Stop ang program, go back to design, click yung form mismo, click yung form, and then hanapin po ang property na accept button. Again, yung form po, hindi po yung text box, hindi po yung text box, hindi ang buttons, hindi ang label, kundi ang form. Ito po yung form. Punta po dito sa property, accept button, and choose SMD OK. Kung makikita ninyo, mag-highlight yan. Ibig sabihin, kahit hindi mo na yan i-press ng inyong mouse, mag-hit ka na lang nag-enter key, pwede na yon. So, para malaman natin, click start, click user, type user, then type pass, and then enter without any using mouse, enter. Ayan. Ibig sabihin, yung focus nandun sa OK button. Pag mali po, ayan. Ayan. Yan po ang ibig sabihin ng ating ginawa. Stop po natin. How about si cancel? Si cancel po ay ito yon. Double click po yung si cancel. Dito po sa design, double click. Yung code nyan ay simple-simple. Ito lang po. Kukunin natin to. Ayan. Copy yan. Copy. And then, paste. Ayan. Paste. So, try natin. Start. Ayan. May laman yan. Cancel po natin. Mawawala. Ulit. Mawawala. Ibig sabihin, simple code na i-clear o empty ni cancel yung laman ng username at saka ng password. Ayan. So, simple form, simple code, sana ay makuha ninyo if you are doing your programming right now. So, ito lang po kasimple ang ating login form. Again, pwede po natin i-change ang code dito. Halimbawa, 1, 2, 3, 4. User 1. Try po natin. So, ito po yon. Mali. Try natin user 1. And then, 1, 2, 3, 4. Enter. Ay, tama. Kung ano pong inalagay nyo dito, yan po ay i-accept ng ating login form. Clear po natin. Ayan, mawawala. That's it. Sana may nalaman naman po kayo para sa ating programming na lecture. Basic lang po muna tayo. So, try to review and go back. Try to pause the video if kailangan. And happy coding para sa lahat. Salamat po.